Magandang araw po. So ngayon po ay ipapakita ko po yung bagong disenyo ko po, renovation sa aking hydroponics setup. Ito po ay mismo po doon sa ating mga tubo na ginagamit. Previously po kasi, yung ginamit natin ay yung PVC pipe na orange na buo. Linagyan po ng mga holes para doon po natin itanim yung ating mga lito. So usually po yun po yung kumunin na ginagamit ngayon. Kasi mahal po kasi yung downspout, so yung pong bilog na tubo, PVC pipe, usually po is 3 inches yung diameter. So dahil po sa sobrang init ng panahon ngayon, naisipan ko po na gawan po ng kunting renovation po, gawan po ng kunting changes para po ay madipinsahan po sa init yung ating panahon. So ngayon lang po kasi ako nakaranas ng matinding init at saka na sobrang naapektuhan po talaga ang litos growth. So ipapakita ko po ngayon yung previous na tubo at saka after po na magawan ko ng paraan. Para at least naman po ay hindi masyadong iinit yung nutrient solution. Based po kasi sa yung pag-hydroponics po talaga, isa po sa kinokontrol natin is yung temperature ng ating nutrient solution. So sa ibang bansa po nga po ay gumagamit sila ng water chillers. So yung pagpapalamig ng pampalamig ng nutrient solutions. So ngayon ipapakita ko po yung ating mga tubo. Ito nga po yung dati kong ginagamit. So hindi po ito nalinisan. So ito po yung usually na ginagamit po kahit sa mga sa iba't ibang farm. O yung mga farm po na hindi po makapag-afford. Hindi po gumagamit ng downspout kasi masyadong mahal. So ito po yung ginagamit. PVC type, 3 inches yung diameter. So ngayon po ang ginawa ko ay ito po ay madaling iinit kung wala pong insulation. Dati po gumagamit ako ng insulator. Binalot ko dito. Kasi lang po ay after 1 year lang po o 2 years na paggamit ay magdi-disintegrate po at saka marumi po. Hahalo po doon sa nutrient solution natin yung mga powder niya. Yung mga silver magdi-disintegrate. So ang ginawa ko po ay tinanggal ko po yung ito, ginuhitan ko. Tinanggal ko po ito at saka so ang nangyari po ay naging open ito at saka linagyan ko po ng foam. Tulad nito po. Dito po. Ito na, halbisan na po ito. Ito po yung nangyari. Hanap tayo ng open. Ito po yun. Ito po yung open po. Ito po yung nangyari. So, tinanggal ko po. Maraming yun. Nakadikit na mga yung lumot at saka yung mga minerals mula sa ating nutrient solution. So yun, kinakat ko po yung ibabaw. Tsaka bumili rin na po ako ng 1 inch na kapal po ng ating ng foam. Tsaka binubutasan ko po yung nakasya po sa aking styrofoam. Kasya po dyan. Para po ay dapat po fit at least hindi po makapasok yung sinag ng araw. So ngayon ko po ay kinakabilan ko lang po. Kung mayro pang halaman po ay ginawa ko po ay matabunan para po hindi papasok yung sunlight. Ito po yung bagong para renovation ng aking mga tubo. Isa pa po, itong aking ginagamit na pang fold po ng foam. Medyo matabaho po or medyo mahirap ng konti kung magtanggal. Kasi kung maglilinis tayo pala, yun, kinukuha ko lang ito at saka madali na pong linisan. Diba? Di pareho po sa sa yung dati na kailangan mo ng pressure washer para po ay i-pressure wash yung yung hindi maabot ng ating brush or tulad dito po. Tulad po nito, kailangan po dito ng pressure washer kasi mahirap ito, Itatouch po, mahirap po ito, ibibrush. So, pressure washer pang gamit dito. Kapatid lang, kung dito po sa ating bagong, design, pagkaka-open po, kailangan po, brush lang po or trapo lang po ang gagamin mo, madali na pong matanggal yung mga lumot. Kasi yung pong lumot ay may negative effect po sa ating mga halamang litos.
Ayun na po yung ginagamit ko pala pang tali. Dati ay itong wire, maliit na wire. Tsaka medyo mahirap pagsara. So meron po akong ano, ginamit na ano, para po maging secure yung foam. Ito po ay yung magic tape. So magic tape na po yung ginamit. Para this po ay madaling i-open. Madaling ano, tanggalin na po itong ibabaw. Tsaka madaling maglinis lang po. So ito na po ang nangyari sa mga tubo ko ngayon. Ito po ay harvestable siguro by next. Oh, nagsimula pa ako mag-harvest. So ito po yung tubo sa ngayon sa sobrang init. Ngayon po ay buwan ng Mayo 2024. Yung ano, sa, yung pinakamainit na panahon na na-experience ko sa buong paglilitos ko po. So 3 years na po ako naglilitos at sa tangan ko lang po na experience yung medyo maliit po yung ano, tubo dahil sa sobrang init. So ngayon po may base po talaga sa observation ko, may improvement po talaga sa tubo. So minsan po ay anon po ay nagbabrown yung mga roots. Ngayon po ay mayroon na silang mga roots na hindi sunog. Tira dito po. Yan po. Marami na silang roots. Although medyo brown siya kasi may init naman talaga po. Sobrang talaga init. Di dati po, di pareho po lang dati na katulad dito. So katulad po nito, ipapakita natin. Ito po yung roots ng walang foam. Ito po natin. Ito po yung tubo nila. Sample. Yan. Kukunti lang po yung roots sa mga ano, sa mga litos na wala pong foam. Hindi po ginagamit ng foam. So kukunti lang po yung ano. So maraming sunog. Maraming ano, roots na nagrarat. Tawag po rin ay root rat dahil po dun sa sobrang ano, init ng nutrient solution dahil po sa sobrang init ng araw. Samantala po dito na natatabunan na po ng foam. So maganda na po yung roots na natin. Diba? Medyo marami na po. At saka konti lang po yung sunog. Although malalaki po yung ano, grano, medyo malaki po yung roots. Yun po ay talaga dahil po sa init ng ano, medyo mataas pa rin yung temperature po, pero hindi po talaga pareho dati na ano, sobrang nakasira po talaga ng mga roots. So ngayon po ay yung observation ko po talaga ay may improvement i-compare po sa dating wala, hindi po yung gamit o yung ano, yung wala pong foam na pang protection sa ano, pang insulate po ng ating ano, tubo para hindi po init yung ating insulation. So ito po. At saka lumipat na po ako sa ibang ano, variety. So ito po yung dating ano, variety yung naiwan kong buto sa Lolyubunda Evelyn variety. So ngayon po ay nag-change po ako ng variety. Ito po yung ano, Olmete. Kasi sabi po nila, marami na po kong nakitang vlog na maganda po talaga ang Olmete kahit sa summer season o kaya sa rainy season. Magsusurvive po talaga daw ang Olmete. Kaya lumipat na po. Kahit na medyo may kamahalan po talaga yung mga seeds. So ito po yun. Ito po ay nasa ano na? I think nasa 10 days after transplanting. Or nasa ano na po, 20 days old. So nakita niyo medyo maliit po talaga. Siguro hindi. First time ko pa kasi nakatanim ng ano, Olmete, kaya hindi ko po ano, alam, hindi ko po, wala po akong ano, wala po akong nai-compare kung okay po ba yung tubo ng ating Olmete. Sa 20 days old po ito, from sowing. 20 days old from sowing. So may epekto pa rin po yung init dito sa amin talaga. Sobrang init. Pero at least na may ano na, may improvement sa ano, sa ating tubo. At least hindi po talaga iinit ng sobra yung ating nutrient solution. So ito po yung ating mga seedlings. Ito po yung mga seedlings natin. Olmete na po to, Olmete.
20 days after sowing. Hindi ko alam po kung sakto po yung tubo ng ating olmutic. Ito po ay yung dating variety. So yun lang po yung ating improvement sa ating or renovation po sa ating mga tubo. So yun po primarily is for depends po sa sobrang init ng ating environment, sobrang init po sa ng panahon, summer season po. Dahil po sa sobrang init, napiktuhan yung ating nutrient solution, tumaas masyado at saka naging bansot po yung mga ating mga halamang dito. So ngayon po, observation ko po ay maganda po talagang response ng ating halaman. So yun lang po. Maraming salamat po sa panonood.